Kalangga, mga kaingsik, good evening po everyone. Good evening po. So, nandito na naman po si Langga. Mag-i-entertain po sa inyo para po ma-entertain kayo. So, yun guys, magluluto po ako ng aking chop suey. Pero po, ang kaibahan po ng aking chop suey, wala po siyang kahit na anong karne. Lutuin ko lang po siya sa pamamagitan ng toyo. So, toyo lang po yung isasahog ko sa kanya para sumarap naman siya. So, wala po tayong karne ngayon. Bawal po tayo sa karne. Kailangan po natin maging vegetarian talaga. So, ayan guys. Pinapainit ko na po yung, yung ating kawalin na kasing lapad ng aking mukha. So, ayan guys. Umiinit na po ang ating kawalin. Gaya ng napakainit na relasyon namin. Charot. Lalagyan natin ng kunting mantika para naman kumulo ang mantika sa ating mukha. Ayan. Huwag masyadong damihan kasi ano eh. Yan po. Yan po ang ating gulay. So, ito na po yung lutuin ko ha kasi ito, papapasok ko pa to sa ref. Yan. Kunin po natin ang ating pamalakasang sandok. Ito po ang ating pamalakasang sandok. So, yan guys, kapag umiinit na ang ating mantika, ilagay natin ang ating bawang. Gumamit po ako ng white onions para naman po maiba yung lasa. Sa aking face lang, my God. Huwag naman sa goodness. Ayan, gumamit po tayo ng white onions para naman po maiba ang lasa ng ating gulay. Lagay natin siya, isasahog na natin siya dito sa ating kawal. Ayan. So, cooking po is pampatagal ng stress. It's one of, isa po ito sa napakamabisang paraan para matanggal ang stress ng isang tao. Kapag marunong ka magluto, gawin mo. So, ayan. At ilalagay natin ang ating red bell pepper. Ayan. Malaki po siya ng pagkakahiwa kasi laki ng pagmamahal ko. Okay. Grabe naman sila ang mga kensik, hugot ng hugot eh. Sila kilang aking pag-ibig. Ayan guys, kapag nagluluto ka, isa po itong trivia. Kapag po nagluluto ka, huwag mong kalimutang ilagay ang iyong feelings sa iyong niluluto para sumarap siya. Yung feelings mo, andun lahat, nakabuhos lahat sa niluluto mo. Kasama na po dun pati pawis. Ayan. See. Yung ano po, yung red bell pepper, nalagay ko po siya pang dekorasyon lang. Pang pakulay po, gaya ng pagmamahal. Kailangan mo talagang kulayan pa mas lalong sumarap. Ayan. Kapag medyo luto-luto na po yung ating lamas, huwag na po natin patatagalin. Ilalagay na po natin ang ating pamalakasang gulay, yung chop suey na gulay. Tapos ko na po itong hinugasan, ha? Makasabihin mo na naman, hindi ko hinugasan to. Ayan. Gumamit tayo ng panghawak sa relasyon, sa kawali. Ayan. Okay. Yung ano po, yung tangkay ng pechay, hindi ko na po tinanggal kasi matigas po siya, matagal siyang lutuin. Ano po, inalis ko po yung dahon kasi yung dahon po is madali lang po siyang lutuin. Yung ibang tangkay po is hindi ko lang po siya tinanggal. Haluin lang po natin siya, mga kalangga. Haluin lang ng haluin. Haluin ang haluin po para po mag-mix yung emosyon. Yung pagmamahal, yung pag-ibig, yung sakit, saka yung ano, yung yun na, basta mix-mix na yun. Mga kirot, pagmamahal, pasakit, yun na. Kaya kailangan natin i-mix yung niluluto natin. Para po maghalo-halo yung mga nararamdaman at hindi na natin matindihan kung ano yung talaga. Ayan. Parang nakikita ko na yung bumango na yung ating chop suey . Chop suey with love. Yan po yung title ng ating video for today.
guys. Panahon na, lagyan natin siya ng magic syrup. Yung ano talaga. Pangpasarap ng relasyon. Pangpasarap ng lasa ng ating kuan. Ito po yung, ano, kung sa relasyon pa, ito yung, ano, sweetness. Yan. Itong sweetness lang, tingnan mo sa door na may sweetness doon. Baka hindi mo nakita ang sweetness. So, yun, haloin natin siya para naman mag-melt yung, ano, yung magic, yung granules ng ating tinahog na magic syrup. Ayan. At pagkatapos po nito, lagyan po natin siya ng kaunting tubig. Sensya na po kayo sa aking kusina, napaka messy po kasi galing pa po kami paling, many paling tinintik. Ayan. So, kapag ganito nga lagyan na natin siya ng tubig, huwag na natin patagalin. At tinan natin itong pabubukalin. Pakuloyin muna natin siya. Hintayin natin, lagyan natin ng pasensya yung ating sarili para mahintay at mahintay natin at dumating yung tamang tao para sa atin. Yun. So, habang hinihintay ko pong kumulo yung ating niluluto na gulay na chapsoy, kain po muna tayo ng saging. Trivia po ito, isa po itong napakasarap na prutas pampaboost ng inyong potassium sa katawan. Sphinx! Naghanap buhay si mami. So, ayun. Kumain po tayo ng masarap na banana. Mm. Maliit lang po yung banana namin, ha? Maliliit kasi. Yung malalaki, masyadong mahal. Tag 80 yung kilo. Eh, dito sa maliliit, tag 60 lang. Be, bawal ang banana sa aso. Mmm. Just being salt. Bawal, bebe. Yes, mami. Ubus agad. Kaya halika, guys. Samahan niyo ako. Tingnan natin ang ating niluluto, oh. Kumulo-kumulo na siya. Kumulo-kumulo. Kumulo na siya. Ayan. Parang sumasarap na po siya, guys. Lagyan natin ng konting toyo. Pang ano na po, pang pasarap ba? Kay wala man tayong nilagay na pansahog ba na ano? Pansahog na kanang karne. Ya, dito lang muna tayo sa toyo. Balay na itong buto. So ayan, parang umitim-itim yung chapsuy natin. Hindi talaga siya chapsuy talaga. Parang na, naging ano na siya. Parang naging pakbet na siya kasi umitim-itim na siya dahil sa toyo. Okay lang po yun. Kami lang naman pong dalawa ni Insik ang kakain. Kaya kayo dyan, pag wala kayong ano, wala kayong maisahog, wala kayong karne, lagyan na lang ng konting toyo, parang meron na kayong, ano, pork belly. Kaya, paanohin pa natin siya, guys. Pabukalin pa natin siya. Okay. So, ayun, guys. Ilalagay na natin, kumustahin natin ang ating niluluto. So, ayun siya, oh, para siyang na, ano na, humuhumok na, parang lumalambot na yung ano, yung ating mga gulay. Kaya panahon na para ilagay natin ang ating dahon. Yung ating dahon na pangpasarap sa chapsuy. Yan. Lugasan ko na po to, ha? Yan. Haluin na natin siya ng mabuti para yung lasa kumakakapit sa dahon niya. Ayan. Masarap, ah. Yes! Ako pa ba? Masarap talaga yan, lalo na kapag ako yung nagluluto. Alam niyo mga kense, silangga masarap magluto yan. Kahit anong putahe, masarap yan. Yes! Kaya nga plano po namin na magbibenta ako ng ulam online. Sana nga po magkatotoo kasi marami-rami na rin po kasi yung magbibenta ng ulam dito online, eh. Yung ano pa na kanila, yung mga... Pero... Yung mga binibenta kasi online, yung mga ano kasi, yung mga pang Korean food, pang ano, alam po na maghahanap pa rin sila ng Filipino food. Kaya, why not? Subukan po natin magbenta ng ulam online. So, kailangan po natin siyang takpan muna para po
Eto. Takpan muna natin siya ng konti para mag-absorb yung lasa nung ano sa dahon. So ayun, ay sana. So ito na po, finish na akong magluto ng ating chop suey with toyo. So ayan, maraming salamat po. Aray din ako. Maraming salamat po sa panonood. Lalagay ko muna ito kasi init po siya. Maraming salamat po sa panonood sa aking pagluluto. Sana po kung sino po ang nagkabet sa akin niluluto, pwede nyo pong gayahin yun. Kasi po para sa akin po, napakasarap po ng recipe na yun. So, we have to eat gulay para humaba ang ating buhay. So, once again, I'm Langga of Langga and Sick Vlog. Thank you so much for watching. And maraming salamat po. Good evening. Bye!